Isang mabait, matalino, masipag at magandang babae si Rachel. Isa siyang napakabuting anak para sa kanyang mga magulang. Lahat kaya niyang gawin para lang makatulong sa mga magulang. Kaya naman tumutulong siya sa kanyang ina na gumawa ng mga puto pang pasalubong umeryenda at saka ito ilalako sa paligid ng simbahan o palengke. Panganay si Rachel sa kanilang anim na magkakapatid. At bilang panganay na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, naisipan na lamang nito na tulungan na lamang sa bahay ang kanyang ina habang wala pa itong sapat na trabaho. Apat pa ang kanyang mga kapatid na pinag-aaral dahil gusto niyang makapagtapos sa mga ito at hindi matulad sa kanya. Samantala, si Asher naman ay isang mayaman, mabait, hardworking na lalaki. Maitsura naman ito pero ayaw niyang mag-ayos. May kaunting katabaan, kaya naman bihira ang magkagusto sa kanya. Dahil simula pa lamang ng bata pa siya, ay binubuli na ito dahil sa katabaan. Kaya ngayon na may sarili na siyang kumpanya na minamanage, hindi na siya nahihirapan na humanap ng babae na magugustuhan siya. Dahil marami naman siyang pera. Isang araw ay binisita siya ng kanyang lola na galing pa sa ibang bansa dahil lamang gusto siya nitong makita. Sinurpresa siya ng kanyang lola at hindi niya inaasahan na uuwi na siyang muli sa Pilipinas. "Sir, may urgent meeting po kayo with Mr. Ismael," saad ng assistant niya. "Okay," tipid na sagot nito. Gumayak siya para umaten sa nasabing meeting. Sa hindi inaasahan, hindi pala ito meeting, kung di isang sorpresa na inihanda sa kanya ng kanyang lola. "Apo ko! Kumusta ka na?" saad ng lola nito at niyakap siya. Nagulat si Asher kaya naman labis ang tuwa nito at niyakap pabalik ang kanyang lola. Ang lola lamang niya kasi ang nakasama niya simula nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa aksidente. Bata pa siya nang mangyari yun kaya hindi niya nakilala ang kanyang mga magulang. Mabuti na lamang at nariyan ang kanyang lola na gumabay sa kanya simula nang maulila siya. "Lola, bakit hindi ka nagpasabi na uuwi ka pala? Nasundo sana kita sa airport." "Nagtatampo na ako sa'yo, Lola," malambot na boses nito. "Apo, wala namang surprise na sinasabi sa sinusurpresa, di ba?" pabirong tanong ng lola nito. "Kahit na, Lola, nagtatampo pa rin ako. Dapat ako ang kasama mo, lalo na't matagal-tagal ka rin hindi umuwi. Namiss kita, Lola," sabay yakap muli sa kanyang lola. "Ay, ang apo ko, naglalambing. Kumusta ka na dito?" tanong ng lola nito. "Lola, maraming nagbago simula nang iwan mo ko para magbakasyon sa ibang bansa. Pero ayos lang, Lola. Daladala ko naman palagi ang mga pangaral mo sa akin." Proud na sabi nito. "Mabuti kung ganun. Osa, may apo na ba ako na magmamana ng kayamanan mo? Nasaan ang asawa mo? Ipakilala mo sa akin," saad nito. Nagkatitigan naman sila ng kanyang assistant at tila ba hindi alam kung anong isasagot, kaya naman nagpalusot na lamang ito. "Ah, Lola, hindi ka ba nagugutom? Gusto mo bang kumain muna? Halika, Lola, para makapagpahinga ka." Pag-iiba nito ng topic. "Apo, hindi ako nagugutom. Gusto ko makilala ang asawa mo. Bukas na bukas rin," saad nito. Napakamot sa ulo si Asher dahil hindi nito alam kung saan siya kukuha ng babaeng ipapakilala sa kanyang lola. At ang masakla pa ay kinakailangang bukas na agad. "Opo, Lola. Susubukan kong humanap ng paraan." Saad nito na halos pabulong na lang. "Ano nga hanapan mo ng paraan?" pag-uulit nito. "Ibig kong sabihin, hahanap po ako ng paraan kung wala siyang gagawin bukas." Saad nito. Yun naman pala. O sige, kahit kailan, kung wala siyang gagawin para hindi siya maabala. Ayos ba yun?" tanong ng lola niya. Lumawak naman ang ngiti niya nang marinig ito dahil magkakaroon pa siya ng oras para humanap ng babaeng ihaharap sa kanyang lola. "Mr. Brent, gawan mo ng paraan ay hanap ako ng babae na pwedeng ipakilala kay Lola. Kung kinakailangang bayaran mo, i-update mo ako agad kung may makilala ka na." Utos nito sa kanyang assistant. "Okay, boss. Ipopost ko ba online?" tanong nito. "Kung yan ang madaling paraan, gawin mo," sagot nito.
Yumuko ang assistant at saka ito umalis para gawin ang inuutos ni Asher. Hay naku Lola, mukhang mahihirapan ako ngayon na humanap ng babaeng ganun kadali kausapin para maging asawa ko. Taad nito sa kanyang sarili. Matapos nilang kumain mag-Lola, naisipan nilang umuwi na sa bahay ng binata para makapagpahinga na at makakwentuhan ng matagal ang kanyang Lola. Nalabis naman niyang na-miss. 4 na taon kasing nanatili ang kanyang Lola sa ibang bansa sa dahilan na inaayos din ito ang kanilang kumpanya na naiwan ng kanilang pamilya. Pauwi na ngayon sila Asher kasama ang kanyang Lola at hindi nagbabago ang kanilang pinag-uusapan. Gustong gusto ni Asher nakakwentuhan ng kanyang Lola noong hindi pa siya pinipilit nito na mag-asawa at bumuo ng pamilya. Pero ngayon, parang gusto na lang niya maging bata ulit para hindi na siya nito kulitin pa. Apo, sa edad mong yan, dapat kasal ka na at may dalawa ka ng anak. Ayokong mawala sa mundo na hindi ko nakikita na may asawa at anak ka na. Ayokong maiwan kang mag-isa, apo ko. Kailangan mo na mag-aalaga at magmamahal sa'yo habang buhay. Mahabang saad nito sa binata. La, huwag po kayong magsasalita ng ganyan. May panahon para sa akin ang kasal at pamilya. At sisiguraduhin ko na kasama pa kita noon, Lola. Saad nito sa minamahal na Lola. Ay, ang apo ko. Magtatampo ko kapag hindi ka pa nagkaroon ng anak sa loob ng 1 taon. Malambing na pakiusap nito sa kanyang apo. Natahimik naman si Asher at minsan pang nag-isip kung saan naman siya ngayon kukuha ng 2 anak sa loob lang ng 1 taon. Lola naman, bigyan mo lang ako ng oras, Lola. Promise. Ibibigay ko sa'yo sa tamang panahon. Pakiusap naman ito. Okay, sige, kung yan ang gusto mo. Pero gusto ko, hindi matatapos ang linggo na to. Maipapakilala mo sa'kin ang maswerte mong asawa. Saad nito habang nakangiti. Opo, Lola, makakaasa ka. Paniniguro nito. Masaya ang Lola niya sa kanyang mga sinabi. Kaya naman na makauwi na sila, nagulat si Asher sa regalo na nakabalot sa harap ng bahay niya. Sinong nagpadala nito? Kanino to galing? Tanong niya sa guard. Sa akin yan galing, apo. Regalo ko yan sa'yo dahil sa pagiging mabuti mong apo. Kailangan mo yan para sa future niyo na magiging apo ko. Saad nito at hinalikan ang pisngi ng kanyang apo. Lola naman, para ka nang namamaalam sa mga pinagsasabi mo. Lola, hindi ka pa mawawala. Tandaan mo yan. Saad nito habang maiyak-iyak pa. Isang Lamborghini ang nakaparada ngayon sa harap ng bahay niya, na regalo ng kanyang Lola. Hindi niya ito inaasahan dahil sobra pa ito sa sobra. Niyakap niya ang kanyang Lola at hinalikan rin ito sa pisngi. Pumasok na sila sa loob at kanya-kanya na silang pumasok sa kanilang kwarto upang makapagpahinga na. Maya-maya'y tumawag ang assistant ni Asher na may dalang balita. Boss, nakahanap na po ako ng tao na makakasagot sa problema niyo. Saad nito? Okay, I'll call you tomorrow. I'm tired. Malumanay na saad nito. Pero boss, ayaw mo ba siyang makausap ngayon? Hinihintay niya kasi yung tawag mo. Okay, susubukan ko mamaya. Thank you. Saad nito at pinatay na ang call. Samantala, tahimik na nagsuscroll ang kapatid ni Rachel na makita ang balita na naghahanap ng isang babae na magpanggap na asawang isang CEO na si Asher. Ate! Ate Rachel! Halika! Tingnan mo to! Nai-excite na saad nito. Ano ba yan? Kung makasigaw ka naman? Saad nito. Tingnan mo kasi! Hiring to be a wife of a billionaire for a week! At nakalagay din dito ate na 100,000 kada pagpanggap ate! Ito na ang sagot sa kahirapan natin. Pagpapaliwanag nito. Alam mo, Roxanne, ang pera, karapat-dapat mong matanggap kung pinaghirapan mo to. Ano namang mapapala ako dyan? E gagamitin lang ako niyan para maging asawa. Ganun. Tapos, 100,000 agad? Sus, tutulungan ko na lang si nanay magluto ng puto. At maglako, kesa magpanggap na maging asawa niyan. Delikado yan eh. Saad nito? Dami mong sinasabi. Imadali lang naman yung pagpapanggap. Sayang naman ate. Pangungonsensya nito sa dalaga. Kung nanghihinayang ka, ikaw na lang. Saad nito habang nakangiti ng nakakaloko.
Inirapan lamang siya ng kanyang kapatid. Pero napag-isip-isip niya na tama naman ang sinasabi ng kanyang kapatid. Wala namang masama kung susubukan niya ito. Agad niyang hinanap ang nasabing hiring at agad na kinontak ang nag-post nito. Hello? I am Rachel Roque. Itatanong ko lang po kung available pa yung nakapost sa page niyo na hiring. Tanong nito. I'm sorry, miss. Nakahanap na kasi kami at magsa-start na siya tomorrow. Pasensya na talaga. Saad nito? Okay lang. Sige, salamat. Saad nito at pinatay na ang tawag. Sayang naman. Saad niya sa kanyang sarili. May tumikim na galing sa likuran niya at kapatid niya pala to. Tatawag ka rin pala. Ang dami mo pang sinasabi. Anong balita? Pasok ka ba daw, ate? Tanong ng kapatid niya na nangungulit sa kanya. Hindi mo ba narinig? May na-hired na daw. Okay na rin yun. Baka hindi para sa akin ang trabaho na yun. Sagot nito. Sige, ate. Siya nga pala, ate. Magbabayad na kami ng tuition bukas. Pang 1 year na raw. Sad nito. Bakit parang ang bilis naman atang maningil ng school mo na yan? Kailangan ba talagang agaran yan? Tanong nito. Oo, ate. Kasi hindi naman kasi ako scholar. Sad nito. Sige, gagawin ko ng paraan. Punta na lang ako bukas sa school mo. Sad ni Rachel sa kanyang kapatid. Sa kabilang banda, tinawagan naman ni Asher ang nasabing babae na nahanap ng assistant niya para sa plano nila. Hello? Will you come to my office tomorrow at 8 a.m.? Let's talk? Tanong niya sa babae. Sino ho sila? Tanong ng babae. I forgot. I'm Asher. Did Brent recruited you? Tanong ng binata. Yes sir. Pasensya na ho. Hindi ko kasi kayo kilala. Pero nagsabi naman si Brent ng kaunting detalye about sa inyo, sir. Saad nito? Okay. So, will you come? Tanong ulit niya. Yes, sir. I will. Sagot nito. Okay. Good to know. Saad ng binata. Salamat, sir. Good night po. Saad nito? Nakaramdam naman si Asher ng kakaiba doon sa huling sinabi ni Alexa. Kaya naman nanibago ito na tila kinikilig dahil sa simpleng pagbati. Nagsimula nang mag-overthink si Asher dahil sa kakaibang pakiramdam na ito. Kaya naman hindi ito nakatulog at gising lamang buong gabi. Kinabukasan, maaga na lang itong gumayak at ipinagluto ang kanyang lola ng paborito nitong almusal sa umaga dahil ngayon lamang niya ito makakasama. Kaya naman susulitin na niya mga oras habang nandito pa ito. Apo, ang dami mo namang niluto. Dadalawa lang tayo dito. Pero itong pinaghanda mo parang papakainin mong buong barangay dito sa atin dahil sa sobrang dami. Saad ng lola nito na proud sa kanyang apo. Lola, para sa inyo po talaga lahat yan. Hindi ba't paborito mo mga yan? Tanong nito. Aba, at talagang alam na alam mo ang mga paborito ko sa tagal ng panahon na hindi mo ako nakasama. Alam mo pa rin talaga ang mga gusto ko. Saad nito at hinalikan sa pisngi ang binata dahil sa sobrang saya nito ngayon. Kumain na po kayo, Lola. Umupo ka na. Utos nito. Umupo na sila at nagsimula ng kumain. Masayang-masaya ngayon si Asher dahil ngayon na lamang niya muling makakasabay kumain ang kanyang lola. 6 years niya din itong hindi nakasama dahil sa abroad na ito nanatili para i-manage ang mga kumpanyang iniwan ng mga magulang nito doon. Mukhang handa ka na talagang magkapamilya, apo. Basag ng kanyang lola sa katahimikan. Bakit po, Lola? Tanong nito. Magaling ka na magluto at magaling ka sa pagpapatakbo ng kumpanya. Tiyak maraming magnanais na mapangasawa ka. Kaya sinong maswerteng babae na to? Tanong ng lola nito. Lola, hindi sila maswerte. Ako maswerte. Saad nito habang iniisip na kahit isa ay wala namang nagkagusto sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan, apo? Tanong ng lola nito. Kasi naman, Lola, tingnan mo ko. Hindi ganitong mukha ang gustong mapangasawa ng mga babae. Saad nito habang nakaturo ang daliri sa kanyang mukha. Huwag mong sabihin yan, apo. Walang mali sa'yo. Mata lang nila ang may mali. Lagi mong tatandaan, hindi mahalaga ang itsura ng tao para makahanap ng totoong pagmamahal. Paliwanag nito sa apo. Salamat, Lola.
sad nito. O siya nga pala, bakit hanggang ngayon hindi ka pa kasal? At kailan ba ako magkakaapo sa'yo? Tanong nito. Lola, ang seryoso mo naman sa ganyang usapan. Sad nito sa kanyang lola. Aba apo, dapat lang. Tingnan mo ang sarili mo. Tumatanda ka na at kailangan mo na mag-aalaga sa'yo. At kailangan mo na rin ang tagapagmana ng kumpanya. Sad naman ito sa binata. Lola, dapat hindi matatapos ang taon na to. Magpapakasal ka na at magkakaanak. Putol nito. Nabilao ka naman si Asher sa pagkain ng marinig ito. Lola naman, may tamang panahon para dyan. Hindi pa ako handa. At marami pa rin mga problema sa kumpanya na kailangan kong ayusin. Sad nito. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo dahil sa trabaho mo, apo. Bigyan mo ng oras ang sarili mo. Magbakasyon kayo kasama ng asawa mo. Sad nito. Isa pa. Kailan ko ba siya makikilala? Dagdag pa nito. Kakausapin ko siya, Lola, at itatanong ko kung kailan siya walang gagawin. I-update kita agad. Sad nito. Okay, sige apo. Balik nito. Ah, Lola, gusto mo bang maglibang? Ililibot kita ngayong araw. May gusto ka bang puntahan? Tanong nito. Wala naman akong gustong puntahan. Pero kung may alam ka namang magandang lugar, puntahan natin. Para naman may memories din akong mabaot. Pag-uwi ko ng abroad, sad nito. Sige, Lola, maghahanap ako ng magandang lugar. Sad nito sa kanyang lola. Tumangulang ang lola nito at nagpatuloy na sa pagkain. Matapos kumain ay nagligpit na ito at ang lola naman niya ay nanonood ngayon sa sala. Matapos magligpit, umakyat naman ito sa kwarto niya para maghanda ng pagpasok dahil may schedule siya ng babae na magpapanggap bilang asawa niya. Nang makagayak na, bumaba naman ito para magpaalam sa kanyang lola. Lola, punta lang ako ng office. May kakausapin lang ako. Promise. Susundin kita mamaya para makapaglibot naman tayo. Pangako nito sa kanyang lola. O sige apo, mag-iingat ka sa pagdadrive. Sad nito at niyakap ang binata. Opo lola, thank you. Sad nito at hinalikan sa pisngi ang kanyang lola. Sumakay ito sa kanyang kotse at nagmadaling pumunta sa office dahil 8 AM na. Baka naghihintay na ang babae sa office nito. Nang makarating, agad itong pumasok. At habang naglalakad, sinalubong ito ng kanyang assistant. Good morning, sir. Bati nito. Good morning, Brent. Andiyan na ba si Miss Alexa? Wala pa, sir. On the way pa lang raw eh. Saad nito. Okay. Akala ko nauna na siya sa akin. Saad nito. Habang naglalakad, nakasalubong din ito ang mga manggagawa sa kumpanya nila sa lobby habang maingay na nag-uusap-usap. Napansin naman siya ng mga ito. Good morning, sir. Bati ng mga ito at yumuko. Nang makalagpas na, narinig pa nito ang ilang mga bulungan ng mga staff niya. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin asawa si Sir Hanu? Tanong ng isang marites na pinag-uusapan ng kanilang amo na si Asher. Ay, sa malamang. Wala naman talagang magkakagusto dyan kay Sir. Tingnan mo naman. Mayaman nga. Wala namang ayos sa mukha. Saad ng isa sa mga ito. Oo nga, at hindi tulad niya ang tipo ng mga babae ngayon. Balik naman ang isang marites. Narinig ito ng assistant ni Asher, kaya naman pinagsabihan niya ang mga ito. Wala ba kayong mga trabaho para pagchichismis ang inaatupag niyo? Gusto niyo bang matanggal sa trabaho? Balik! Utos nito na agad namang ginawa ng mga marites. Hayaan mo na sila. Tama naman ang mga sinasabi nila. Saad nito sa assistant. Sir, hindi ho tama yun. Huwag kayong makinig sa mga sinasabi nila. Mga wala silang magawa, kaya ikaw na lang ang ginagawa nila ng topic. Pagko-comfort naman itong assistant niya. Brent, alam kong pinagtatanggol mo lang ako dahil ako ang boss mo. Pero hindi ko sila masisisi dahil ito ang nakikita nila sa akin. Sa totoo lang, Brent, hindi ko rin gusto ang sarili ko. Ang daming kulang sa akin. Saad nito na may panghihinayang ang tono. Sir, walang kulang sa inyo. Balang araw, makakatagpo rin kayo ng babaeng totoong magmamahal sa inyo, sir. Huwag ko kayong mag-alala. At ako ang una niyong taga-suporta kung mangyari man yun. Saad nito habang nakangiti sa binata. Maraming salamat, Brent.
Hindi ka lang basta-basta sa akin dahil 7 taon ka nang naninilbihan bilang assistant ko. Ikaw lang ang naging sandalan ko kapag nagkakaproblema ako. Hindi lang basta assistant ang turing ko sa'yo, Brent. Kapatid na ang tingin ko sa'yo. Kaya maraming salamat. Saad nito habang tinatapik ang braso ng assistant niya. Walang anuman ho yun, sir. Maraming salamat din ho dahil napakabuti niyo sa akin. Lalo na sa pamilya ko. Saad nito. Nginitian lang siya ng binata at tuluyan na silang pumasok sa elevator para tumungo na sa office ni Asher. Nang makarating na sa office, naupo ito sa swivel chair at saka humarap sa kanyang bintana. Kumatok si Brent at pumasok para kausapin ng binata. Sir, medyo malilate daw si Alexa dahil traffic sa dinadaanan niya. Pero makakarating daw siya, sir. Saad nito. Okay, makakapaghintay naman ako. Pero pwede mo ba akong ikuha ng maiinom? Utos nito sa assistant. Sige, sir. Saad nito. Lumabas si Brent at naiwan mag-isa si Asher habang nakatingin sa labas ng bintana niya. Kitang-kita nito ang mga building sa labas dahil nasa kataasan ng floor ang office nito. Ganito ang ginagawa niya habang hinihintay ang babae. Hanggang sa may kumatok na sa kanyang pinto. Come in! Saad nito. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Alexa. Good morning, sir. Ako po si Alexa, yung nag-a-apply bilang asawa niyo. Magpapanggap po bilang asawa niyo, sir. Saad nito. Nakatitig lang ang binata sa kanya at walang kahit anong lumalabas na tunog galing sa bibig nito. Ah, sir? Hello? Okay lang po ba kayo? Tanong nito. Yes, I'm good. Who are you again? Tanong ng binata. Alexa po, sir. Yung kausap niyo kagabi. Paglilinaw nito. Okay, Alexa, take your seat. Utos nito na agad namang sinunod ng dalaga. Do you want a drink? A coffee or juice? Tanong nito. Wala po, sir. Ayos lang po ako. Saad naman ito. So, let's start. Ano nga ulit ang ina-applyan mo dito? Tanong ng binata na may halong pagbibiro. To be your wife, sir? Saad nito. Natawa naman ang binata sa sinabi nito. Bakit, sir? May mali po ba sa sinabi ko? Tanong ng dalaga. Nothing. Siguro naman nasabi na sa'yo ni Brent kung anong dapat mong gawin. Pero sige, uulitin ko na lang para malinaw. Saad nito. Simple lang ang gagawin mo. Magpapanggap ka bilang asawa ko sa loob ng 1 buwan o higit pa ron. Bawat sasabihin mo, bayad. Pati na rin gagawin mo para ipakita na totoong mag-asawa tayo. Anya. Don't worry, wala kang gagastusin. Libre lahat pati mga pagkain mo at mga kailangan mo. Iba pa yung 100,000 na matatanggap mo weekly at yung pang 1 buwan na bayad ko sa'yo. Kung magagawa mo na maayos ang trabaho mo, hindi tayo magkakaproblema. Dagdag pa nito. Okay, sir. Mukhang wala naman akong dapat ipag-alala. Kailan po ba magsisimula? Tanong nito. Now! Saad ng binata. Now? As in, ngayon na po, sir? Sigo, ayos lang naman po. Saad nito at halatang excited pa. No. I mean, pwede ka nang umuwi ngayon para makapagpahinga at bukas ka nalang magsimula. Saad nito. Okay, sir. May mga kailangan po ba akong dalhin bukas? Tanong ng dalaga. Wala na. I'll pick you up tomorrow morning. Get ready. Saad nito. Susundin mo ako, sir. Alam ho ba ninyo ang bahay ko? Tanong ng babae. No? Malalaman ko kung ituturo mo sa akin. Ihahatid na lang kita mamaya sa bahay mo. Don't worry, I won't bite you. Paniniguro nito. No, sir. Hindi ho sa ganun. Wala naman akong sinabi. Sige po, sir, kung yan ang gusto nyo. Saad nito. Papayag ka rin pala eh. Saad nito habang nakangiti ang dalaga. Ano po, sir? Tanong ng dalaga. Wala. Pwede bang huwag mo na akong tawaging sir? Baka yan pang itawag mo sa akin habang kasama natin si Lola eh. Booking tayo agad. Saad nito. Ay, okay. Ano po yung itatawag ko sa inyo? Tanong nito. Just Asher. At kung pwede lang din, tanggalin mo na yung po habang kausap mo ko. Hindi pa naman ako ganun katanda. Saad nito. Respeto lang po, sir.
Ngayon lang po kasi tayo nagkakilala. At isa ka naman talagang kagalang-galang. Saad nito. Ayan na naman yung sir na yan. Tigilan mo na yan, ah. Paalala nito sa dalaga. Ay, nakalimutan ko agad. Hindi na mauulit, Asher. Saad nito. Yan, tama yan. Saad nito. Sandali pa silang nagkwentuhan nang may kumatok sa pintuan at pumasok dito si Brent na kanyang assistant. Dala ang isang tasang kape. Sir, ito na po yung kape mo. Oh, andito ka na pala, Miss Alexa. Saad ni Brent na may halong gulat. Yes, sinabi ko na sa kanya mga dapat niyang gawin. Kailangan mo na lang ituro sa kanya mga ibang bagay at tungkol sa pamilya ko, ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya. For now, thank you, Brent. Saad nito sa assistant at nagpasalamat. You're welcome, sir. Thank you rin po sa pagtitiwala. Saad nito. Pagkatapos magkwentuhan, naisipan na ni Asher na umuwi dahil naalala niya na may pangako pa siya sa kanyang lola na ililibot ito. Okay, let's go. May gagawin pa kasi kami ni lola. I'll just see you tomorrow, okay? Paalala nito. Sige po, sir. Sagot ng dalaga. Lumabas na sila at pasakay ng elevator. Hindi maitatago ang mga matatalim na titig ng mga manggagawa dito dahil sa gulat. At may ilan pa silang naririnig na usap-usapan. Hala, sino yung kasama ni sir na babae? Tanong ng isa. Sa malamang, bago nilang maid. Sagot naman ng isa. Ano ba kayo? Ganyang mukha ba ang gagawing maid ni sir? Malamang, asawa niya yan. Ano ba kayo? Saad ni Marites number 3. Nagpapatawa ka ba? Paano magkakaasawa niyan si sir? Siguro pera lang ang habol niyan. Saad ng isa na nagpagigil kay Alexa. Lumapit ito sa mga babaeng nagkukumpulan at saka ito sinampal. Wala kang karapatang husgahan ng pagkatao ko. Hindi mo pa ako kilala. Gusto mo bang mapaalis sa kumpanyang to? Matapang na tanong ni Alexa kay Marites number 2. Bakit? Sino ka ba? Tanong naman ito. She's my wife. Saad naman ni Asher na nagpagulat sa lahat. Tapos na ba kayo sa paninira nyo? Palalagpasin ko to dahil matagal na naman kayong nagtatrabaho dito. Pero pag naulit pa to, hindi na ako magdadalawang isip na tanggalin kayo dito. Naiintindihan nyo ba? Dagdag pa nito. Let's go, wife. Aya nito kay Alexa. Hinawakan niya ang kamay ni Alexa at saka ito tuluyang umalis. Nang makasakay sa elevator, binuksan ni Asher ang cellphone niya. At nagulat ito sa dami ng missed calls sa kanya ng lola niya na hindi niya nasagot. Kaya nag-alala ito baka importante ang sasabihin ng lola nito. Nang makalabas sa elevator, nagulat ito dahil nag-aabang sa lobby ang kanyang lola habang may pinapanood sa cellphone. Lola, why are you here? Tanong nito sa lola niya. To meet your lucky wife. Sagot nito habang nakatitig sa dalagang kasama nito. She is Alexa, lola. My wife. Pagpapakilala nito sa dalaga. Hello po, lola. Ako po si Alexa. Ulit nito at saka yumuko bilang paggalang. Oh, nice to meet you, Alexa. Saad nito at nakipagbeso-beso sa dalaga. Lagi ho kayong nakakwento sa akin ni Asher. Totoo ngang maganda at mabait kayo sa personal. Saad nito. Ano ka ba? Sakto lang naman. Saad nito habang nakangiting nakatingin sa binata. Lola, hindi ba't sabi ko sa inyo susunduin ko kayo kapag natapos na ako dito? Saad nito. Hindi ko na matiis. Galing na rin ako sa mall. Pero nung napanood ko ang video na ipinadala sa akin ng isang staff mo, nagmadali akong pumunta rito para makita ka. Proud ako sa iyo, apo. Saad nito at hinalik-halikan pa ang pisngi ng kanyang apo. Lola naman, maraming tao dito. Tsaka si Alexa, baka isipin niyang lola's boy ako. Saad nito habang napanguso pa. Hindi ba totoo? Ayaw mo na bang magpa-baby kay lola dahil malaki ka na? Tanong nito. Hindi naman po sa ganun la. Paglilinaw nito. O sa nga pala, saan ba tayo pupunta ngayon na po? Hindi ba't nangako ka sa akin na ililibot mo ako? Tanong nito. Opo, lola. May naisip na akong puntahan. Sagot nito. Mabuti naman. Tutal nandito ka rin naman, Alexa. Bakit hindi na natin siya isama? Tanong nito. Ah, kasi lola, baka may gagawin pa si Alexa. At baka napagod rin siya ngayong araw sa trabaho niya. Kaya pauunahin ko muna siyang umuwi para makapagpahinga. Palusot nito.
Hindi, ayos lang. Wala rin naman akong gagawin sa bahay. Mag-isa lang ako. Sasama na ako para makilala ko rin si Lola. Saad ni Tot ngumiti. O apo, payag na raw siya. Isama na natin. Gusto ko rin naman siyang makilala para mabonding na rin habang nandito pa ako. Sige na apo. Minsan lang hihiling si Lola sa'yo. Pilit ng kanyang Lola. Nahihiyang tumingin si Asher sa dalaga at nginitian naman siya nito bilang pagsagot na ayos lang ang lahat. Sige po Lola, isasama na natin siya kung yan po ang gusto niyo. Wala namang problema dun, hindi ba Alexa? Tanong nito sa dalaga. Oo naman, walang problema. Saad nito. Natuwa naman ang kanyang Lola at pasimple nitong niyakap ang dalaga dahil sa tuwa. Kahit nagpapanggap lang ito na gusto niyang dalaga kahit ayaw nito. Ibang kutob niya sa dalaga, kaya naman nakikipagplastikan lamang ito para sa kanyang apo. Wala naman palang problema eh. Tara na apo! Excited na sabi nito at hinalikan sa pisngi ang dalaga at saka ito pilit na umiti. Tara na Lola! Excited ka na ba sa pupuntahan natin? Tanong nito habang naglalakad sila palapit sa sasakyan. Sa mga oras na ito, hindi na niya inabala ang kanyang assistant na ipag-drive pa ito. Dahil na rin para makabonding niya ang kanyang lola at ang asawa nito. Pinagbuksan ni Asher ang dalaga ng pinto habang pasakay ito. Thank you, hon. Saad nito na may halong diin. Napatitig lamang sa kanyang binata at hindi niya yun inaasahan na marinig muli sa dalaga. Ibang-iba talaga ang pakiramdam na ito sa kanya. Dahil ito ang pangalawang beses na naramdaman niya ito sa isang babae. Unang naramdaman ni Asher ang ganito noong bata pa siya at sa mismong kaibigang babae lamang niya ito naranasan. Nagkaroon ng kaibigan si Asher nang siya ay 8 taong gulang pa lamang. Hindi niya ito inaasahan na maging kaibigan dahil mag-isa lamang itong naglalaro dati. Nung bago pa lang niya ito makilala, naging magkaibigan sila dahil ito lamang ang palaging nagtatanggol sa mga nambubuli sa kanya. Dito lang din niya naramdaman na hindi siya nag-iisa dahil lagi niya itong kasama at minsan pang nasasandalan at naiiyakan tuwing ito ay malungkot. Maagang naulila si Asher kaya naman masayang-masaya siya nang makilala niya itong kaibigan niya. Sabay silang laging pumasok sa eskwelahan at sabay rin silang kumakain kapag tanghalian. Lagi rin silang sabay na umuwi at may ilang beses pang hindi nakaka-uwi si Asher sa kanilang bahay dahil sa kaibigan niya ito na mamalagi. Pagaan ang pakiramdam niya sa pamilya ng kaibigan niyang ito. At ganun rin naman ang pakiramdam sa kanya ng mga ito. Tinuring siya nitong pamilya dahil hindi niya ito naranasan sa kadahilan ng maaga siyang nawala ng pamilya. Hindi nagtagal, lumaki sila at magkaibigan pa rin. Tumagal ang kanilang pagkakaibigan hanggang sila ay mag-high school na. Habang tumatagal, natututunan na ni Asher na umibig. Kaya naman nahulog na ang loob niya sa kanyang kaibigan. At plano sana nitong magtapat sa kanyang pagmamahal, ngunit nabigo siya. Maaga itong gumising para maghanda at nang matapos dumiretso na ito sa bahay ng nasabing kaibigan para magtapat. Pero hindi niya inaasahan na agad siya nitong iiwan. Umalis at lumipat ng bahay ang kanyang kaibigan. Kaya naman labis ang lungkot na nararamdaman nito dahil hindi na niya nagawang magpaalam at magsabi ng kanyang nararamdaman para dito. Simula noon, nangako siya na hindi na siya iibig pang muli kung hindi niya makikilala ang una niyang minahal. Kaya naman hindi na siya nag-ayos pa para walang magkagusto sa kanya. At saka na lamang ito mag-aayos kapag bumalik na ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Kaya ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang magpakasal pero kailangan niya itong gawin ngayon para sa kanyang lola. Sa kabilang banda, bumalik na ang focus ni Asher sa pagdadrive habang inaalala ang nakaraan. Apo, may naisip ka na bang pupuntahan natin? Tanong ng kanyang lola habang nagkikantuhan sila ni Alexa. Opo lola, tsak na magugustuhan niyo doon. Excited na saad nito. Napapapalakpak naman sa tuwa ang matanda nang marinig ito galing sa kanyang apo. Tahimik pa rin nagdadrive ang binata habang patuloy sa pagkikantuhan ng dalawa ng kung ano-ano lang. Nakarating na sila sa kanilang pupuntahan at dali-daling bumaba ang matanda para tignan ang paligid at napanganga na lamang ito dahil sa sobrang ganda. Apo, ang ganda-ganda naman dito. Ang sariwa pa ng hangin. Pati ang mga halaman at puno. Ang mga sariwa rin. Saad nito habang manghang-mangha sa nakikita. Ngayon lang ako nakapag-relax ng ganito.
hindi ko to magawa sa abroad dahil natatakot akong iwanan ng kumpanya. Kaya naman wala akong magawa kundi manatili at magtrabaho kaysa lumabas at magliwaliw, dagdag pa nito. Naku Lola, mukhang pagod na pagod ho kayo kapag naroon kayo sa ibang bansa. Hindi tulad dito, nakakapag-relax kayo. At nakakasama niyo pa yung apo niyo, komento ng dalaga. Matagal ko nang pinag-isipan ang bagay na to. Gustong gusto ko na talagang umuwi nun pa at makasama tong si Asher. Pero pinipigilan ako ng kumpanya dahil nagkaroon ng problema dahil sa mga taong nagnanakaw sa kumpanya namin. Mabuti na lang talaga at nahuli ng magnanakaw kaya nakapagpahinga na ako. Mahabang saad nito. Ngayong nandito ka na, Lola, susulitin natin ang oras na to. Magsasaya tayo araw-araw, Lola. Ano, okay ba sa'yo yun? Tanong ng binata. Aba, okay na okay, apo. Basta kayo ang makakasama ko. Huwag niyong kalimutan ang hiling ko, ha? Paalala nito na siyang nagkatitiga naman ng dalawa habang nagtataka. Huwag mo nalang isipin ang mga sinasabi ni Lola. Saad nito? Pumasok na tayo sa loob. Nagugutom na ako. Aya ng Lola nito nang makaramdam na ng gutom. Pumasok naman sila at naghahanap na ngayon ng restaurant na makakainan. Nasa seaside sila ngayon. At tunay ngang napakaganda ng mga tanawin at nakikita ang mga paghampas ng alon sa dalampasigan. Masasabi ngang ito na ang pinakamagandang lugar na napuntahan ng dalaga, kaya natulala na lang ito. Nang makahanap na sila ng makakainan, pumasok agad sila rito at humanap ng mauupuan para sa kanilang tatlo. Agad namang lumapit ang waitress nang makita silang pumasok at ito na rin ang nagturo sa kanila kung saan sila mauupo. Miss, table for three, meron ba kayo? Tanong ng binata. Ah, meron sir. Sumunod ho kayo sa akin, sagot nito. Nang makahanap na ng mauupuan, nagpaalam naman ang dalaga na gagamit lamang muna saglit ng bathroom. Lola, gagamit lang po muna ako ng bathroom saglit. Babalik rin po ako, paalam nito. O sige apo, mag-ingat ka. Paalala nito sa dalaga. Umalis naman si Alexa at pumunta sa bathroom. Nang makapasok ito, agad naman niyang kinontak ang nanay nito para ipaalam na may trabaho na siya. Sa kabilang banda, nag-uusap naman ngayon si Asher at ang lola niya. Apo, saan mo ba nakilala yung asawa mo? Tanong ng kanyang lola. Lola, hindi ko na ho maalala ang buong detalye. Pero nagkakilala kami sa isang restaurant dahil nagkataon na nabangga ko siya habang may dala-dala siyang maraming gamit. Kwento nito. Ano naman ang trabaho niya? Tanong muli. Isa siyang teacher la. Sagot nito. Apo, huwag mo sanang masamain ang tinatanong ko. Gusto ko lamang makilala ng lubusan ang asawa mo. Dahil ngayon ko lang siya nakasama. At saka iba ang kutob ko sa kanya, apo. Kaya mag-iingat ka. Pag-aalala nito sa binata. Lola, asawa ko po siya. At matagal ko na siyang kilala at nakasama. Kaya wala ho kayong dapat ipag-alala. Paniniguro nito sa matanda. Hindi magbabagong pakiramdam ko sa kanya, apo, kung hindi ko nakikita ang mga ginagawa niya para sa'yo. Gusto ko lang makasiguro na safe ka sa kanya. Dahil siya lang ang mapagkakatiwalaan ko sa'yo kapag wala na ako sa mundong to. Wala ka nang makakasama. Mahabang paliwanag nito. Lola, huwag ho kayo mag-isip ng ganyan. Matagal pa po ang araw na sinasabi niyo at hindi ko ho hahayaan na mawala kayo nang hindi pa ako kinakasal. At saka gusto ko rin magsama tayong lahat kasama si Kuya. Saad pa nito? May kapatid si Asher na sa ibang bansa tumira dahil naroon ang pamilya nito. Magmula nang mamatay ang magulang ni Asher, napagpasyahan rin ang nanay ng kanyang kapatid na sa ibang bansa na dalhin para pag-arali ng kuya nito. Naging magkapatid sila dahil sa kanyang ama na nagkaroon ng anak sa ibang asawa, habang kasal ito sa nanay ni Asher. Kaya naman naisipan ng kanilang ama na hatiin ang kayamanan na iniwan nito. Sa kuya niya mapupunta ang business nila sa ibang bansa na siyang ginagabayan ng lola nito, kaya matagal itong nagstay doon. Hindi pa nakakasama o nakikita nitong si Asher ang kanyang kapatid.
Kaya naman, nais nitong pumunta doon kung sakali na makasal ito sa tamang babae para makasama nito doon. Ngunit hindi ito ang nais ng kanyang lola na gawin niya dahil hindi magugustuhan ng nanay ng kanyang kuya na makikita siya roon dahil sa galit nito sa pamilya nila. Dahil umano sa pag-aabandona ng kanyang ama nang malaman ng nanay ni Asher na nagkaanak pa ito sa iba. Kaya naman labis ang tuwa ng nanay ng kapatid niya nang malaman na naaksidente ang mga ito. Kaya agad na humanap o kumausap ng abogado ang mga ito para ipagdiina na kailangang may matanggap o maging parte ang anak nito dahil anak naman rin ng tatay ni Asher ang batang yun. Hindi pumayag ang lola ni Asher dahil nais nitong kunin lahat at walang itira kay Asher. Samantalang ito naman ang karapat-dapat na magmana ng lahat, pero wala itong magawa kaya dinaan na lang nila sa maayos na usapan. Nakipaghatian ang mga ito para walang mawalan sa dalawa. Napunta na nga sa panganay na kapatid ni Asher ang ibang business na nasa ibang bansa. Samantala, kay Asher naman napunta ang lahat ng lupain na iniwan ng kanyang mga magulang rito, kasama na rin ang kumpanya. Kaya wala itong naging problema nang mawala ang kanyang mga magulang dahil ginabayan naman siya ng kanyang lola habang lumalaki ito. Kaya maswerte pa rin siya kahit papano. Sa kabilang banda, tinawagan naman ni Alexa ang kanyang ina at kinausap ito. Hello ma, may trabaho na po ako. Maghintay lang po kayo at magpapadala ako ng panggastos niyo. Baka sa makalawa meron na. Paniniguro nito. O anak, natanggap ka ba sa sinasabi mong mayaman na lalaki? Tanong nito. Oo ma, hindi naman ako tatawag kung hindi ako natanggap. At saka ilang araw lang naman ako dito. Gagamitin ko lang tong si Asher at kukunin ko ang loob niya para mapunta sa akin ang mga kayamanan niya. Saad nito na may pagmamayabang. Anak, hindi ba delikado yung magmumukha kang gold dining dyan? Baka makasuhan ka pa sa ginagawa mo yan. Saad nito. Ano ma? Anong gold dining ho na sinasabi niyo? Tanong ng dalaga. Ano ka ba? Gold dining? Ibig sabihin, yung nag-asawa ka ng mayaman tapos pinipirahan mo lang. Ganun. Hindi ba kaya kita dinala dyan sa Maynila para matuto? Bakit gold dining lang hindi mo maintindihan? Saad nito sa dalaga. Ma, gold digger, hindi gold dining. At saka oo ma. Marami na akong natutunan dito simula nang napunta ako dito sa Maynila. Nakapag-aral pa nga ako eh. Proud na sabi nito. Gold digger, gold dining, parehas lang yun. At least, tumama ako sa gold. Proud pa na sabi ng nanay nito. O sige na po ma, babalik na ako. Baka hinahanap na nila ako. Saad nito. Anak, basta huwag mo kaming kakalimutan ha. Tandaan mo, nakasanlapang lupain natin. At kahit anong araw, eh pwedeng-pwede na kaming mapalayas dito sa tinitirhan namin anak. Gumawa ka ng paraan ha. Pakikiusap nito. Oo ma, makakaasa kayo. Basta maghintay lamang kayo. Ako na pong bahala sa lahat. Paninigurado nito. Salamat nak. Saad ng nanay nito at saka pinatay ang tawag. Bumalik na siya sa restaurant at baka magtaka makasama nito dahil ang tagal niya sa bathroom. Pasensya na ho kung natagalan ako. Marami po kasing gumagamit ng bathroom kaya pumila pa ako. Pagpapalusot nito. Okay lang. Umupo ka na. Umorder na ako na makakain natin. Saad ng binata. Salamat. Saad ng dalaga ng alalayan nito ng binata sa pag-upo. Siya nga pala, iha. Nasaan ang mga magulang mo? Alam ba nila na may asawa ka na? Kilala ba nila itong apo ko? Tanong ng matanda. Wala na po, Lola. Ulila na po ako at nag-iisa na lang sa buhay. Sagot nito at pinapakitang nalulungkot ito. Sorry. Hindi namin sinasadya na ipaalala sa iyo mga magulang mo. Panghihingi ng pasensya ni Asher. Ayos lang. Matagal na din naman yun. At hindi ko sila nakilala dahil sa kumbento ako lumaki. Pagsisinungaling pa nito. Pareho kayo ni Asher. Ulila na rin siya. At ako lang ang nakasama niya habang lumalaki siya. Dahil wala na rin siya kahit sino sa pamilya niya. Maliban na lang sa kanyang kapatid na nasa ibang bansa lumaki. Pagpapaliwanag nito. Hindi ko ho alam na may kapatid siya. Hindi naman ho nito nakakwento sa akin eh.
Pero masaya po akong marinig na hindi naman pala siya mag-isa dahil may kapatid at lola pa namang natitira sa buhay niya. Hindi tulad ko, na walang-wala, pagdadrama ng dalaga. Huwag kang mag-alala, hindi ka na mag-iisa ngayon. Makakasama mo na ako habang buhay. At lagi kong ipaparamdam sa'yo na hindi ka mag-isa. Pangako yan. Saad ng binata na nagpangiti naman sa dalaga. Hindi na nag-comment pa ang matanda sa huling sinabi ng kanyang apo dahil hindi na niya alam ang kanyang sasabihin. Natigil na ang pag-uusap at maya-maya ay dumating na ang in-order nila at nagsimula ng kumain. Ito, masarap yan. Subukan mo. Saad ni Asher at inilagay ang hipon sa plato ni Alexa. Salamat. Saad nito at tinitigan ang nilagay ng binata nang may pag-aalinlangan. Ganun din ang ginawa niya sa kanyang lola. Binigyan niya ito ng lahat ng putahe dahil ito ang paborito ng kanyang lola. Nagsalin rin siya ng buko juice sa baso ni Alexa. At katabi naman ng tubig. Pero ibang ginawa niya sa kanyang lola dahil allergy ito sa buko juice. Lola, tubig lang po kayo dahil may allergy kayo sa buko juice, hindi ba? Saad nito. Ang apo ko, alam na alam pa rin ang bawal sa akin. Maraming salamat. Saad nito at siya namang nginitian ng binata. Kain na? Utos ng binata. Napansin naman na matanda na hindi ginagalaw ni Alexa ang pagkain, kaya naman tinanong niya ito. Iha, hindi mo ba gustong hinain sa'yo ni Asher? Papalitan na lang natin. Saad nito sa dalaga. Ah, hindi po, Lola. Pinapauna ko lang po kayo. Ang sarap po kasi ninyong pagmasdang dalawa eh. Magpapalusot nito. Nagsimula na siyang kumain dahil ayaw nitong mapahiya sa dalawa. Napansin naman ni Asher na nag-ibang pinta ng mukha ni Alexa. Kaya naman tinanong niya ito. Alexa, ayos ka lang? Bakit ganyan ang mukha mo? Tinutubuan ka na rin ng mga pantal-pantal sa katawan. Nababahalang tanong nito. Apo, hindi kaya may allergy siya sa kinain niya? Tanong ng lola nito. Hindi na nakasagot si Alexa at tinitigan sa salamin ng katawan niya at dahan-dahang tumumba sa kinatatayuan nito. Napansin naman ang waitress na nagkakagulong dalawa dahil sa pag-aalala, kaya lumapit ito. Apo, dalhin mo siya sa ospital. Baka anong mangyari sa kanya? Utos ng kanyang lola. Ma'am, sir, ano pong nangyayari dito? Maitutulong po ba ako? Tanong ng waitress. Miss, meron ka bang alam na malapit na ospital dito na pwedeng pagdalhan ng asawa ko? Tanong nito sa waitress. Ah, sir, malayo po pong ospital dito. Pero meron pong center sa lugar na to, kaya pwede ko po sa inyo ituro para maidala nyo agad ang asawa nyo doon. Saad ng waitress. Sige, salamat. Saad nito. Binuhat ni Asher si Alexa ng pang-bridal style at dinala na ito sa center na itinuro ng waitress. Nang makarating sila dito, agad na sumalubong naman ang mga nurse at tinanong kung ano ang problema sa pasyente. Sir, ano pong nangyari sa kanya? Tanong ng nurse. I think allergies sa foods na kinain niya kanina. Please, tulungan niyo siya. Saad nito sa nurse habang nagmamakaawa. Okay sir, makakaasa po kayo. Paniniguro ng nurse at ibinaba naman ni Asher sa Alexa sa kama para ma-check, tsaka ito lumabas para maghintay ng update. Asawa mo siya, pero hindi mo alam na allergy siya sa seafoods? Ano bang nangyayari, Asher, apo? Tanong ng lola nitong nagtataka. La, hindi ko alam na ma-allergy siya sa seafoods dahil ngayon lang naman kami nagkaroon ng time para lumabas at magkasamang kumain. Sorry, Lola. Paliwanag nito. Itong sinasabi ko sa'yo, apo. Dapat kilalang kilala mo ang asawa mo kung ano ang bawal at pwede niyang kainin. Hindi natin masasabi. Paano kung magkamali ka sa susunod? Mawawalan ka ng asawa na maaga, apo. Nababahalang wika nito. Lola, sorry talaga. Hindi ko lang talaga alam. Panunuyo nito sa kanyang lola. Maghintay na lamang tayo ng sasabihin ng doktor. Saad ng kanyang lola. Maya-maya pa, lumabas na ang nurse dalang balita. Sir, totoo nga pong may allergy ang asawa niyo dahil sa kinain niya. Mangyari lang pong iwasan niyo magbigay o maghain sa kanya ng mga pagkain na bawal sa kanya. Masailan po ang katawan ng pasyente.
At kulang rin po ito sa dugo, kaya madali siyang nawawala ng malay. Isa pa po, kung maaari lang po ay sabihan yung asawa niyo na iwasan ng paninigarilyo dahil hindi po ito nakakatulong na ma-achieve ang tamang kalusugan niya. Magbibigay po kami ng reseta para sa asawa niyo. Ipainom niyo na lang po sa kanya ito twice a day. Kasama na po ang vitamins dito. Yun lamang po, salamat. Mahabang paliwanag nito. Salamat, Dok. Saad nito. Nagulat naman ang lola niya sa kanyang narinig at labis ngang nagbago ang emosyon nito at tuluyang nagalit sa kanyang apo. Ito ba ang pagkakakilala mo sa asawa mo? Anong klaseng babae siya at nagagawa niyang magbisyo? At huwag mong sabihing hindi mo ito alam. Galit na tanong nito sa kanyang apo. Lola, matagal ko na siyang pinagsasabihan na itigil niya na to. Nangako siya sa akin na ititigil niya yun, kaya naniwala ako. Lola, bigyan niyo lang kami ng panahon. Gagawin ko siyang karapat dapat para sa paningin niyo. Saad nito. Siguraduhin mo yan. At ayaw ko rin na naglilihim ka sa akin na po. Hindi kita pinalaki para magsinungaling lamang sa akin. Saad ng lola nito. Opo, Lola. Hinding-hindi ko magagawa yun sa'yo. Saad nito at tinago na lamang ang kaba para hindi mapansin ng kanyang lola. Lumabas naman ang binata sandali para bumili ng makakain. Nagtungo ito sa bilihan ng puto dahil walang ibang pagkain dito, kundi mga seafoods at buti na lang may ilang naglalako rito ng mga puto. Kasalukuyan itong naglalakad habang may kausap sa cellphone at sa hindi sinasadya, nakabangga siya ng isang babae na may hawak na basket at ang laman ay mga puto. Ay, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Pasensya na talaga. Saad ng dalaga. Tinulungan naman ni Asher itong dalaga dahil nalaglag ang laman ng basket at dahan-dahan itong tinitigan. Sorry, hindi kita napansin. Mali ko talaga yun. Pasensya na. Paghingi nito ng paumanhin at sabay na tumayo. Nagtama ang kanilang paningin pero umiwas rin agad ang dalaga dahil nagmamadali ito. Miss, sandali! Sigaw ng binata nang tuluyan nang umalis ang dalaga at nawala na sa kanyang paningin dahil sa dami ng tao. May naiwan ka! Dagdag na bulong nito. Pinulot niya ang isang bracelet na nalaglag ng dalaga at pinagmasdan nito. Kapareho ito ng bracelet na ginawa ko para sa kanya. Pero bakit ganun? Saad nito sa kanyang sarili. Hindi na lamang niya muna pinansin ang pagdududa na ito. Bagkos, bumalik na siya sa loob nang makabili na siya ng makakain. Sakto namang gising na si Alexa habang ang lola nito ay tahimik lang na naghihintay sa labas. Lola, bakit hindi po kayo pumasok sa loob para kumustahin si Alexa? Tanong nito sa kanyang lola. Wala akong gana makipag-usap. Pwede na ba tayong umuwi? Malamig na tanong ng lola nito. Oo po. Sandali po, pupuntahan ko lang si Alexa. Saad nito at pumasok na sa loob. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong nito sa dalaga. Medyo okay na. Pasensya na sa abala ha. Saad nito sa binata. Hindi, ako dapat ang mahingi ng pasensya. Hindi ko alam na allergic ka sa seafoods. Saad nito na nadidismaya. Ayos lang. Wala namang may gusto nang nangyari eh. Siya nga pala. Anong sabi ng doktor? Pwede na ba akong umuwi? Tanong nito. Oo, Alexa. At may pakiusap lang sana ako kung ayos lang. Saad nito. Sige, ano ba yun? Tanong ng dalaga. Pwede bang tigilan mo muna ang paninigarilyo kahit sa mga araw lang na magkasama tayo? Gusto ko kasing makilala ka ni Lola at maging maayos ang tingin niya sa'yo. Saad nito. Hindi ka na dapat nakikialam sa personal kong buhay. Saka hindi naman to parte ng trabaho ko sa'yo. Saad nito. Ngayon, parte na. Kailangan ko alagaan ang kalusugan mo sa ayaw at sa gusto mo. Seryosong sabi nito sa dalaga. Hindi na nakapagsalita pa ang dalaga at pinilit na lang tumayo para umuwi na. Dahan-dahan ka lang. Baka hindi ka pa okay. Sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong ng binata. Oo, okay na ako. Ihatid mo na ako sa amin. Utos nito sa binata. Okay, sige. Tara na. Aya naman nito habang inaalalayan ng dalaga. Paglabas nila ng kwarto, malamig na titig ang ibinigay ng matanda na makita siya. Galit ka ba sa akin, Lola?
Bakit ganyan ang tingin niyo? Tanong ng dalaga. Hindi, nababahala lang siya sa'yo. Hayaan mo na lang muna, kakausapin ko lang siya. Basta, yung usapan natin, kailangan mong ipangako yun. Saad ng binata sa dalaga. Nang makasakay na sila sa kotse ay tahimik lang ang biyahe at walang kahit sinong nagsasalita. Hanggang sa makarating na sila sa bahay ng dalaga. Dito na lang ako. Maraming salamat sa buong araw. Masaya po akong makilala kayo, Lola. Saad nito at bumaba na. Hindi lang ito pinansin ng matanda dahil galit pa rin ito sa kanyang nalaman tungkol sa dalaga. Lola, huwag niyo naman po ipahalata sa kanya na nagagalit kayo. Saad nito sa kanyang lola. Susubukan ko. Matipid na sagot nito. Nang makauwi sa kanilang bahay, agad na bumaba ang matanda at tumiretso na lang sa kanyang kwarto para magpahinga. Good night, Lola. Bati nito sa kanyang lola. Hindi naman siya nito pinansin at tinapunan man lang ng tingin at nagtuloy-tuloy na lamang ito sa paglalakad. Ang galit nga siya sa amin. Saad nito sa kanyang sarili. Pumunta na lang ito sa kusina para kumuha ng maiinom nang biglang tumunog ang cellphone niya. Binuksan niya ito at tinitigan kung sino ang nag-message. Okay lang pakiramdam ko at nainom ko na rin ang mga gamot na binigay mo. Maraming salamat ulit at pakisabi kay Lola sorry. Saad ng dalaga sa text. Nakaramdam naman ng tuwa sa puso ang binata dahil sa nabasa. Kaya naman nag-reply din ito. Walang anuman. Sige, ako nang bahala kay Lola. Saad nito. Pwede ka ba bukas? Lumabas tayo para makilala rin kita at ma-ready para sa susunod niyong pagkikita ni Lola. Dagdag pa nito. Oo naman, basta parte ng trabaho ko, walang problema. Saad naman ang dalaga. Masayang masaya naman si Asher kahit papano. May nangyari namang maganda sa araw niya ngayon. Ay, feeling ko hindi ako mahihirapan na makilala siya. Maganda naman siya at mukhang mabait. Kailangan ko lang talaga alisin ang biso niya. Saad muli sa kanyang sarili. Pero paano kung tuluyang mahulog ang loob ko sa kanya? Hindi maaari. Dahil nangako ko kay RR na siya lang ang pakakasalan ko kapag nagkita muli kami. Dagdag pa nito. Matapos sa kusina, nagtungo na ito sa kanyang kwarto para makapagpahinga at makapag-ready ng maaga bukas. Ngunit bigo na naman ito. Hindi na naman siya nakatulog ng maayos dahil naaalala niya ang babaeng nabangga niya kahapon malapit sa center. Ano kaya ang pangalan niya? Bakit meron siyang bracelet na kapareho ng binigay ko kay RR? Tanong nito sa sarili. Hanggang sa napagod ito kakaisip, saka naman siya dinalaw ng antok kahit 3 hours na lang ang natitirang oras ng tulog niya. Kinaumagahan, nagising ito dahil sa maingay na ringtone na tumutunog sa cellphone niya. Kinuha naman niya ito para sagutin at ang assistant niyang si Brent ang sumagot sa kabilang linya. Good morning, sir! Magpapadrive po ba kayo today? Tanong ng assistant. No, may pupuntahan ako ngayon. Cancel all my schedule for today. May mahalaga lang akong gagawin. Thank you. Saad nito at pinatay na ang call. Napansin naman nito ang oras at agad-agad itong bumangon nang malaman na 10 a.m. na at nagpromise siya sa dalaga na susunduin nito. Sucks! Hindi ko na malayan ang oras. Saad nito at dali-dali nang pumunta sa CR para maligo. Pagkatapos maligo, nagbihis na ito at bumaba na sa kusina para magtimpla ng kape. Wala kasi itong maid dahil ayaw niya na may ibang kasama sa bahay. Kaya siya lamang ang gumagawa nito sa kanyang sarili kesa mag-abala ng ibang tao. Bakit ka nagmamadali? May lakad ka ba, apo? Tanong ng lola niya na ipinaghanda siya ng makakain. Opo, lola. And late na rin po ako. Saad nito habang nagtitimpla ng kape. Bakit kasi hindi ka kumuha ng maid para may tagapagluto at tagalinis ka ng bahay araw-araw? Tanong ng lola nito. Lola, hindi ko na po kailangan noon. Tinuruan niyo ako na tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya ito, sinusunod ko. At saka ayoko na maabala at ayoko rin na may ibang tao dito sa bahay, Lola. Alam niyo yan. Paliwanag nito. O sige, kung yan naman ang gusto mo. And concern ko lang naman, baka mahirapan ka na dahil may trabaho ka na nga na gagawa mo pang maglinis ng bahay at magluto sa sarili mong pagkain. Saad pa nito sa binata. Lola, ayos lang naman ako. Saad sa kanyang lola at niyakap ito.
Saglit lang nito naubos ang kanyang kape at saka nagpaalam na ito na aalis na. Lola, aalis na po ako. Huwag po kayong lalabas na walang kasama, ha? Tawagan niyo ako kung may problema. Bye. Saad nito tinalikan sa pisngi ang kanyang lola. Ingat, apo. Paalala ng lola nito. Nag-wave ang binata bilang huling paalam at tuluyan ang sumakay sa kotse. Nagpunta ito sa bahay ni Alexa para sunduin. Pero bago yun, tinawagan niya muna ito. I'm on the way. Naka-ready ka na ba? Tanong nito. Not yet. Malapit ka na ba? Tanong ng dalaga. I think I'll be there at 10 minutes. Traffic din naman. Saad nito? Sige, mabilis lang naman ako. Bye-bye. Ingat. Paalam ng dalaga at pinatay na ang call. Patuloy lang sa pagdadrive si Asher na makita na naman niya ang dalagang nakabangga niya kahapon. Lalapitan na sana niya ito. Pero nawala na naman ito sa paningin niya. Nawala ka na naman? Saad nito sa kanyang sarili habang nanghihinayang. Nakarating na siya sa bahay ni Alexa at sakto naman napababa na rin si Alexa. Na makita ito ni Asher, nagtama ang tingin nilang dalawa at hindi ito maalis sa kanyang mata ang mukha at ayos ni Alexa. Nang makalapit si Alexa, nagbitaw ito ng salita na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Hey, may dumiba ako sa mukha? Tanong ng dalaga. Ang ganda mo. Saad ng binata na ikinagulat naman ng dalaga. Salamat. Ikaw rin, ang ayos mo ngayon. Saad ng dalaga. Ha? Sorry. May nasabi ba ako? Pasensya na, marami lang akong iniisip. Pagpapalusot nito. Sumakay na sila at ganun pa rin ang ginagawa ni Asher. Inaalalayan niya ang dalaga na makasakay sa kotse. Sumakay na rin ito at tahimik na nagdadrive. Saan ba tayo pupunta today? Tanong ng dalaga. Sa cemetery. Sagot ng binata. Hindi na nagsalita ang dalaga at tumangu na lang. Huminto sila sa mga bilihan ng bulaklak at bumili rin ang binata ng kandila para sindihan ito. Nakarating sila sa sementeryo at pinuntahan ng puntod ng kanyang mga magulang. Inilapag niya ang mga bulaklak na binili niya kanina at nagpatulong sa dalaga na sindihan ng mga kandila. Mom, Dad, I want you to meet Alexa. She's my friend. Pasensya na, Mom, Dad, kung ginamit ko siya para magpanggap na asawa ko sa harap ni Lola. I just don't want to disappoint her. Hindi ko lang kasi din kayang kalimutan si RR. Nag-promise ako sa kanya. At ang promise dapat tinutupad. Saad nito sa puntod ng kanyang mga magulang. Hello po, ako po si Alexa. Pasensya na po kung hindi ako yung mapapangasawa nitong anak nyo. Wala naman po akong magagawa kung ayaw niya sa akin eh. Pero ako, gustong gusto ko siya. Saad pa ng dalaga at tinitigan ng binata. What do you mean by that? Sinabi mo bang gusto mo ko? Tama ba yung narinig ko? Paglilinaw na tanong nito sa dalaga. Yes, wala namang hindi magkakagusto sa'yo dahil mabait at maalaga ka naman. Yun ang nagustuhan ko sa'yo. Salamat kahit pagpapanggap lang to sa harap ng lola mo, pero ayoko na maging fake wife mo lang. Mahal kita, Asher. Saad nito at niyakap naman ang binata. Hindi to pwede. Sorry, Alexa. Bigyan mo muna ako ng panahon para makapag-isip-isip. Saad nito at kumalas sa pagkakayakap ni Alexa. Okay lang. Siguro nabigla ka lang. Pero asahan mo. Araw-araw kitang pasasayahin at ipaparamdam sa'yo na karapat dapat ako bilang asawa mo. Paniniguro nito sa binata. Hindi na nagsalita pa ang binata at inaya na lamang ang dalaga na umuwi. Gusto mo bang umuwi na? Ihahatid na kita. Tanong ng binata. No, gusto pa kitang makasama. What if mag-date tayong dalawa? Tanong ng dalaga. Napalunok ang binata sa sinabi ng dalaga. Nababahala ito. At talaga namang kahit anong oras ay pwedeng-pwedeng mahulog ang loob nito sa mga ginagawa at sinasabi ng dalaga sa kanya. Sige, sagot ng binata. Kahit ayaw niya ay gagawin na lang niya dahil gusto rin naman niyang makilala ang dalaga. Thank you. Ako na ang bahala sa place. May alam ako. Suhesto ng dalaga. Tumangon na lang ang binata at pinuntahan na ang sinasabi nitong restaurant. Nakarating na sila at talaga namang maganda at maayos ang napili nitong lugar. Hindi na sila nagdalawang isip na pumasok.
Naupo sila at tumawag ng waiter para umorder. Nang maka-order, saglit lang silang naghintay at dumating na ang pagkain. Sinimula naman ito ni Alexa. Pinaghiwa niya ang binata ng steak at nilagay ito sa kanyang plato. Try mo, masarap yan. Saad nito at ngumiti. Ako dapat ang gumagawa niyan, saad ng binata. Ayos lang na paminsan-minsan magpalit tayo ng role, sagot ng dalaga. Inumpisa na nilang kumain at uminom ng wine kaunti. Malagkit ang pagkakatitig ng dalaga sa binata na tila ba inaakit ito. Kaya naman nag-iwas ng tingin ng binata. Nang matapos kumain, nagbayad na ang binata at tumabas na sila sa restaurant para umuwi na. Nag-enjoy ka ba sa araw na to? Tanong ng binata. Oo naman. At paulit-ulit natin itong gagawin kung gusto mo. Saad ng dalaga. Nakarating sila sa bahay ng dalaga at bumaba na ito. Pero bago makababa, hinalikan ng dalaga ang binata sa pisngi nito at nagpaalam. Napahawak naman ang binata sa kanyang pisngi dahil nagulat ito sa ginawa ng dalaga. Hindi na lang niya ito pinansin at nag-drive na lang ulit pauwi sa kanila. Habang pauwi ito ay may biglang tumawag sa kanya at sinagot ito. Hello? Is this Mr. Asher Adams? Boses ng babae na ngayon lamang niya narinig. Yes, speaking. Sino to? Tanong ng binata. Si Dr. Sanchez po ito. Sinasabihan ho ako ng lola niyo na tawagan ho kayo bago ito nawalan ng malay. Pwede po ba kayong pumunta rito ngayon? Tanong ng doktor sa kabilang linya. What happened to my lola? Okay, sure, I'm coming. Pakitext na lang ng address ng ospital. Thank you. Saad nito at pinatay na ang call. Mabilis itong pumunta sa nasabing ospital at nang makarating, lumapit agad ito sa mga nurse at tinanong kung nasaan ang room ng kanyang lola. Saan po ang room ni Mrs. Carion? Tanong nito. Kaano-ano po sila ng pasyente? Tanong ng nurse. Ako po ang apo niya. Nagmamadali ako, please. Saad nito. Room 202, sir, sa second floor, sagot ng nurse. Agad naman itong pinuntahan ng binata at hindi na nagawang magpasalamat sa nurse dahil sa sobrang pag-aalala sa kanyang lola. Nakarating na ito sa nasabing room at agad itong pumasok. Sumalubong sa kanyang isang doktor. Kayo po ba si Mr. Asher? Tanong ng doktor. Yes, I am. What happened to my lola? Tanong nito. Hindi naman humalala ang sakit ng lola niyo. Pero gusto ko lang ipaalam na may ilang taon na lang ay tatagal niya dito sa mundo natin. Saad nito. What? Sabi mo hindi malala. Pero bakit ilang taon na lang siya mabubuhay? Dok, nagbibiro ka ba? Tanong ng binata habang natatawa pa. What I mean, sir, maaagapan lang ang sakit ng lola niyo kapag nakakaramdam siya ng saya sa puso niya. Hindi siya pwedeng ma-stress at hindi rin pwede na wala siyang kasama. Kailangan niya na may palagi ang makakausap. Saad nito. Hindi na nakinig pa si Asher sa sinabi ng doktor. Bagkos, sinek na lang niya ang lola niya kung totoo bang ayos lang ito. Sige, okay na. Makakaalis ka na. Salamat. Saad nito sa doktor. Nag-aalala siya ngayon at kinakausap na lamang ang kanyang lola habang natutulog ito. Lola, buo na ang desisyon ko. Magpapakasal na po ako para sa inyo. Bulong nito. Nagising naman ang lola nito dahil sa ingay ng pag-iyak nito. Apo, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ng matanda. Wala ho, lola. Masaya lang po ako, lola. Magpapakasal na ako sa asawa ko. Saad nito? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, apo? Huwag mo nang ituloy kung napipilitan ka. Kung hindi ka pahanda, pwede naman yan sa susunod na lang. Saad nito? Hindi, lola. Tuloy na po. Aayusin ko na lang po ang schedule kung kailan. Pero hindi ko na po patatagalin, lola. Saad nito? Hindi na nagsalita pa ang matanda at tila pa ayaw pa nitong pumayag dahil biglaan lamang ito. Sa kabilang banda, namumroblema naman ngayon si Rachel dahil na-ospital ang kanyang ina at kailangan itong malaking pera para pambayad sa ospital. Ginawa na nito ang lahat ng paraan para matugunan ang kanilang gastusin. Hanggang sa naibenta na rin nila ang kanilang ibang mga gamit at lupa. Pati na rin ang kalabaw ng kanyang tatay ay ibinenta na rin pero kulang pa rin talaga. Lagi itong nagpupunta sa simbahan para manalangin
at dito na rin niya naisipan na maglako ng mga tindang puto para mabilis na maubos. Ate, paano nang gagawin natin? Kahit makaubos pa tayo ngayon, kulang pa rin ang pera natin para maibayad sa ospital at maibili ng mga gamot ni nanay, saad ng kapatid nitong si Roxanne. Huwag kang mag-alala, gagawa ko ng paraan. Paniniguro nito sa kapatid. Tuloy lang sila sa paglalako, na makita na naman niya ang lalaki na kabangga niya noong nakaraang araw. Bakit ba lagi ko na lang siya nakikita? Saad dito sa sarili. Ano ate? May sinasabi ka ba? Tanong ng kapatid nang marinig na nagsasalita ito mag-isa. Ah, wala. Tara, umuwi na tayo. Ubus na naman yung paninda natin eh. Aya nito. Dumiretso na tayo sa ospital ate para dalawin si nanay. Saad ng kapatid nito. Yun na nga ang ginawa ng dalaga at tuloy na silang umalis pasakay ng jeep. Samantala, tinawagan naman ni Asher ang assistant na si Brent. Brent, may papagawa ko sa'yo. Pwede ba? Tanong nito. Sure sir, basta utos nyo. Sagot naman ni Brent. Gumawa ka ng schedule para sa kasal namin ni Alexa. Kung pwede lang sa isang araw na. Magagawa mo ba? Tanong nito. Sir, ang bilis naman ata. Ano next sa kasal sir? Binyag na? Pagbibirong tanong nito. No, basta gawin mo na lang. Aasahan kita Brent. Saad nito at pinatay na ang tawag. Sunod naman itong tinawagan si Alexa. Hello Asher, napatawag ka ata. Tanong ng dalaga. I just want you to know na magpapakasal ka na sa akin sa isang araw. For paper lang to. Handa akong magbayad ng kalahating milyon para dito. Saad nito. Sige, basta bukas mo na ibibigay yung pera. Kailangan ko na rin eh. Saad nito. Okay, ipapadala ko agad kay Brent. Saad nito. Pwede bang dagdagan mo na? Ipangbabayad ko kasi sa bangko. Nakasanla kasi yung lupa namin sa probinsya. Mayaman ka naman eh. Baka pwede. Matapang na saad nito. O sige, basta sumipot ka sa kasal natin. Ipapasundo kita. Saad nito. Okay, sige. Sigurado yan. Saad ng dalaga sa kabilang linya. Tuwang-tuwa naman ang dalaga nang marinig ito at naghintay na lamang ng kinabukasan. Kinaumagahan na nagising si Asher dahil sa tawag ng lola niya. Nakatulog pala ito sa tabi ng kanyang lola dahil binabantayan niya ito magdamag. Tumawag rin si Brent sa kanya para ipaalam na makikipagkita na ito kay Alexa para ibigay ang pera. Boss, papunta na ako ngayon sa restaurant na sinasabi ni Alexa para ibigay itong pera. Gumawa na rin ako ng contract na pipirmahan niya bago ko ibigay ang pera. Saad nito? Okay, make sure na pipirma siya. Thank you, Brent. Saad nito bago tinapos ang tawag? Nang makarating na sa restaurant, si Alexa naman ay kasalukuyang naghihintay para kay Brent. Hindi naman tumagal ang paghihintay nito. Good morning, Miss Alexa. Kanina ka pa ba rito? Tanong ni Brent. Hindi naman gaano, sagot nito. Nagsimula na ang kanilang usapan at papipirmahan na ngayon kay Alexa ang contract. Miss Alexa, kailangan mo muna pumirma sa kontratang to bago ko ibigay ang pera dahil ito ang kondisyon ni Boss. Saad nito sa dalaga. Okay. Sabay irap sa lalaki dahil ayaw niya talaga itong pirmahan pero wala siyang magagawa. Thank you. Ito na ang perang gusto mo. Saad nito na ikinalawak naman ang ngiti ng dalaga. Natapos na ang pag-uusap nila at sabay na umalis para makauwi. Ihahatid na kita miss. Ito ang utos ni boss. Pagpipresenta nito sa dalaga. Hindi na. May dadaanan pa kasi ako. Pakisabi na lang sa kanya. Maraming salamat. Saad nito. Walang nagawa ang assistant kundi sundin na lang ito. Umalis na ito at iniwan ang dalaga sa labas ng restaurant. Sobrang saya naman ang dalaga dahil nakuha na niya ang gusto niya. At sobra-sobra pa ito dahil nagkakahalagang 3.5 million ang binigay sa kanyang pera. Kung iisipin niya, napakarami na niyang mapagagamitan ng perang ito. Pero yun pala, may iba siyang plano para dito. Tumawag sa kanya ang kanyang ina dahil ngayon na ang due date na ipinangako nilang tutubusin ang kanilang lupa. Hello, Nak. Sana yung pinangako mo sa amin? Ngayon na yung due date. Baka ipakulong na kami ng bangko, Nak. Nababahalang wika ng kanyang nanay. Hintayin mo ako dyan, Ma. Uuwi na ako. Saad nito? Bakit? Tapos na ba ang trabaho mo dyan?
Baka umuwi ka dito na walang dala. Aba, pare-parehas tayong matutulog sa kulungan. Saad nito. Wala ka bang tiwala sa akin, ma? Tapos na ang trabaho ko dito. Well, sa totoo lang hindi pa. Dahil gusto ng boss ko na magpakasal kami. Pero syempre, hindi ako papayag. Ano siya? Hello? Kahit pamayaman siya, hindi naman kagaya niyang gusto kong mapangasawa. Ma, kung nakita mo lang ang itsura niya, nagpapanggap na nga lang ako na gusto ko siya para mabilis kong makuha yung pera niya. At utu-utu naman siya dahil binigay niya kaagad. Hindi ako magpapakasal sa isang lalaking walang kaayos-ayos. Ang taba niya, ma, at hindi ko talaga siya gusto. Mahabang sabi nito, dahan-dahan ka naman, anak. Baka makarma ka niyan sa ginagawa mo. Saad nito. Basta ma, hintayin niyo na lang ako dyan. Pasakay na ako. Saad nito. Dumating ang araw ng kasal at naghanda ang lahat para sa araw na ito. Pero sa hindi inaasahan, hindi nakarating si Alexa. Ilang oras pa nila itong hinintay at sinubukan pa nila itong tawagan, pero hindi talaga ito sumasagot. Namuti na ang mga mata ng bisita. Mga mahahalagang bisita pa naman ang dumalo sa kasalang ito. Nasa na ba ang asawa mo, Mr. Adams? Ilang oras na kaming nakatayo dito? Darating ba siya? Tanong ng isang guest. Darating siya. Baka na traffic lang. Sagot naman ang binata. Apo, sigurado ka ba na darating si Alexa? Tanong ng kanyang lola. Okay na ang pakiramdam ng lola ni Asher, kaya nilabas na nila ito sa ospital. Pero nakagabay dito ang wheelchair na inuupuan niya dahil hindi pa ito makalakad ng maayos. Lola, maghintay lang tayo. Darating siya. Paniniguro nito. Dumating naman ang assistant ni Asher dalang masamang balita. Sir, hindi makakarating si Miss Alexa. Wala na siya doon sa bahay na tinutuluyan niya. Sabi ng mga kapitbahay, umalis na raw ito kahapon. Dala ang mga gamit niya. Bulong nito sa binata. Hindi naman pinahalata ng binata na nagagalit ito, kaya binulong niya sa assistant na gumawa ng paraan upang hindi mapahiya sa mga guest na narito sa simbahan. Sakto namang paglabas ni Brent ay narito si Rachel, kasama ang kapatid niya na nagtitinda ng puto. Nilapitan nito ni Brent at kinausap ng maayos. Miss, ako si Brent, assistant ni Mr. Asher Adams ng Royal Company. Humihingi ako ng pabor sa iyo na magpanggap na magpakasal sa boss ko for one day lang. Promise, babayaran ka namin ng malaki. At tutuparin namin na pagkatapos nito, hindi ka na namin guguluhin. Paliwanag nito. Pero bakit ako? Tanong ng dalaga. Pasensya na, ikaw lang kasi ang nakikita namin na makakatulong sa boss ko. Tinakasan kasi siya ng babae na dapat ay pakakasalan niya ngayon. Please, pumayag ka na. Gagawin namin ang lahat para matulungan ka. Saad nito. Sir, meron nang sana akong pakiusap. Seryosong saad nito habang nag-iisip kung papayag siya. Kahit ano pa yan, miss. Saad nito. Ang nanay po namin nasa ospital at wala kaming pambayad na bills niya at saka sa mga gamot na kailangan naming bilhin para sa kanya. Pwede niyo hubang magawa ng paraan yun? Tanong nito. Oo naman, miss. Basta papayag ka na magpakasal sa amo ko. Ngayon din, pupuntahan ko sa ospital ang nanay mo para ipaabot na rin sa kanya ang balitang ito. Huwag ka na rin mag-alala sa pamilya mo dahil bibigyan namin sila ng matitirhan at lahat ng kailangan nyo, kami nang bahala. Paninigurado nito. Tumingin si Rachel sa kapatid niyang si Roxanne para tanungin kung papayag ba ito. Tumango naman ang kapatid bilang tanda ng pagpayag. Pumapayag na ako, para kay nanay at para sa mga kapatid ko. Saad nito. Ngumiti naman si Brent dahil nasolusyon na nito ang problema ng kanyang amo. Sumunod ka sa akin. Utos nito. Sumunod naman si Rachel sa kanya at dinala ito sa isang kotse na may laman ng mga gamit pang kasal. May kasama rin itong babae na mag-aayos sa kanya at gagabay sa dalaga. Nandyan na ang mga kailangan mong isuot. Siya ang mag-aayos sa'yo. Turo niya sa babae. Gawin mo ang lahat para maayos siya. Pwede bang bilisan na rin dahil hinihintay na siya sa loob? Dagdag pa nito. Matapos ang pag-aayos ay lumabas na din si Rachel sa kotse. Suot ang isang gown na white at hawak naman ang isang bulaklak. Wow ate! Ang ganda mo! Mukha ka ng tao! Komento ng kapatid nito. Ang ganda mo miss! Ano ulit ang pangalan mo? Tanong ni Brent. Rachel po. Sagot nito. Pwede na tayong pumasok. Handa ka na ba? Tanong muli nito.
Salamat sa pag-aayos sa kanya. Saad nito sa babae. Pumasok na sila sa simbahan at lahat ng tao ay sa kanya lamang nakatingin. Kahit ang lola ng binata ay hindi alam kung anong nangyayari. Lumapit naman si Brent kay Asher at binulungan nito. Sir, siya lang ang nakita kong makakasolve ng problema mo. Huwag kang mag-alala. Nagawan ko na ng paraan at napakiusapan ko na siya ng maayos. Saad nito. Umiti naman si Asher sa kanya at nagpasalamat. Maaasahan ka talaga, Brent. Maraming salamat sa iyo. Saad nito. Nang malapit na sa altar ang dalaga, sinalubong naman siya nitong si Asher. Sinabi na ni Brent ang ilang detalye tungkol sa kanya. Kaya naman kilala na niya ito at umiti. Sino siya? Nasaan si Alexa? Bakit parang may mali sa nangyayari, Brent? Tanong ng lola ni Asher sa assistant nito. Si Boss na po ang magpapaliwanag sa inyo, ma'am. Saad nito. At natapos na nga ang kasal. Masaya ang lahat at tumuloy na nga sa venue ang lahat. Tinawag naman si Asher ng kanyang lola para kausapin. Sinabi nito na hindi nakarating si Alexa dahil tinakas nito ang pera. Kaya naman si Rachel na lang ang pumalit rito. Masaya naman ang matanda sa kanyang narinig kahit na itinakas pa ni Alexa ang pera. Dahil barya lang naman ito sa kanila. Congratulations to the both of you. I'm so happy. Saad ng matanda at nakipagbeso pa sa dalaga. Maraming salamat po, Lola. Balik naman ang dalaga. Nasa venue na sila ngayon at masayang nagsasayawan nang magpaalam na ang dalaga sa binata na kailangan na nitong umuwi. Baka nag-aalala na ang kanyang tatay at mga kapatid. Sir, kailangan ko na pong umuwi. Bulong nito sa binata. Sige, ihahatid na kita. Magpapaalam muna ako kay Lola. Saad nito. Lola, congratulations ulit mga apo. May hinanda akong regalo para sa inyong dalawa. Masayang sabi nito. Inabot sa kanila ang dalawang tiket kasama ang passport. Magbabakasyon kayo at magpapahinga. Yan ang regalo ko sa inyo. Saad nito. Hindi naman nakatanggi ang dalawa kahit pa nag-aalala. Pinag-usapan na lang nila muli ito. Pasensya na. Pangako, kakausapin ko ang pamilya mo tungkol dito. Ako na ang sasalo ng lahat. Huwag kang mag-alala. Paninigurado ng binata. Tumango naman ang dalaga at tinuloy na lang nilang pagsasayaw hanggang sa matapos ang kasiyahan. Naisipan ng lahat na umuwi na. Maraming natanggap na regalo ang dalawa, kaya naman nang mapagod ay naisipan na nilang magpahinga. Nasa garden sila ngayon at nagkikwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay. Hindi ba't ikaw yung babae na nagtitinda ng puto doon sa malapit sa center ng beach? Tanong ng binata. Oo, at ikaw rin yung lalaking nakabangga ko. Tama ba? Tanong naman ng dalaga. Oo, ako nga. What a coincidence. Nagkita ulit tayo. Masayang sabi ng binata. Naalala nito na may nalaglag palang dalaga noon, kaya naman pumunta siya saglit sa kotse at kinuha ang bracelet para ibalik sa dalaga. Sa'yo to, hindi ba? Tanong ng binata habang inaabot sa dalaga ang bracelet. Oo, saan mo to nakita? Tanong rin ng dalaga. Nalaglag mo yan habang nabangga kita. Umalis ka kaagad kaya hindi ko na nabalik sa'yo. Saad nito? Nako, maraming salamat. Akala ko na wala ko nang nag-iisang natitirang alaala ko para sa kaibigan ko nung bata pa kami. Saad nito? Binigay sa'yo ng kaibigan mo yan? Kalmadong tanong nito habang maraming tanong ang nabubuo sa isipan niya. Oo, napakabuti niyang kaibigan sa akin noon at ganun din ako sa kanya. Ginawa niya to para sa akin. Tanda raw ng pagkakaibigan namin. Namatay kasi mga magulang niya nung una ko siyang makilala kaya lagi siyang malungkot. Sa totoo lang, kapanghalan mo nga siya eh. Kaya nung nakita kita, gumaan agad ang pakiramdam ko sa'yo dahil nakikita ko siya sa'yo. Saad nito habang nakangiting nagkukwento. Talaga ba? Kapangalan ko siya? Ito ba siya? Saad nito at ipinakita ang litrato. Siya nga yan. Oh, bakit meron ka niyan? Tanong nito. RR? Ikaw na ba yan? Ako yung kaibigan mo. 8 taon pa lang tayo. Saad nito at naghahanda na para yakapin ang kaibigan niya. Asher Taba! Ikaw na ba yan? Grabe, wala kang pinagbago. Saad nito tumawa. Ganito talaga sila magkaibigan. Silang dalawa lang ang nakakatawag nito sa kanilang sarili. Sobrang saya ng dalawa dahil nagkita silang muli. Saan ka nagpunta? Bakit umalis kayo?
hindi na ako nakapagpaalam sa'yo, RR. Saad nito at malungkot. Sorry, kailangan namin dumipat sa probinsya dahil nawala ng trabaho si tatay noon, kaya sa bukid na lang siya nagtrabaho. At dahil sa paghihirap namin, hindi ko na rin natuloy ang pag-aaral ko. Paliwanag nito. Kumusta ka naman nung nawala ako? Marami pa rin bang nambubuli sa'yo? Tanong pa nito. Wala na. Hindi ko na nagawang lumabas ng bahay noon. Wala na kasi akong dahilan para lumabas. Pero hinanap kita nung malaki na ako. At hinihintay rin kita. Lagi akong nag-aabang sa bahay niyo noon. Nagbabaka sakali na babalik ka pa. Dagdag pa nito. Sorry talaga. Saad ni Rachel. Alam mo ba nung araw na umalis ka? Yun sana ang araw na magtatapat ako. Seryosong sabi nito. Nakatitig lang sa kanyang dalaga at hinihintay pa ang kasunod itong sasabihin. R, matagal na kitang gusto. At itong dahilan kaya hindi ko magawang mag-ayos sa sarili ko. Ayokong may magkagusto sa akin. At iniiwasan ko rin magkagusto kay Alexa noon. Kahit na alam kong pera lang ang habol niya sa akin. R, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon dahil sa wakas, napakasalan na kita. At pwede bang wag mo na itong bawiin? Pagmamakaawa nito sa dalaga. Asher, hindi ko ine-expect na marinig to sa'yo. Pero hindi ko rin masabi. Hindi ko akalain na pareho tayo ng nararamdaman. Mas nauna akong nagkagusto sa'yo dahil napakabait mo kahit naiyakin ka. Nagawa ko pa rin magkagusto sa'yo. Salamat dahil hinanap mo ko. Patawad kung hindi ako nakabalik. Babawi ako sa'yo ngayon, promise. Saad nito at niyakap ng mahigpit ang binata. Parehong masaya ngayon ang dalawa dahil sa wakas, nagkita ulit sila. Kaya na matapos ang kasal, naisipan nilang pumunta sa abroad para puntahan ang kanyang kapatid na naroon. Naisipan na rin ang lola ni Asher na kailangan na niyang bumalik sa US para kumustahin ang lagay ng kanilang kumpanya doon. Kaya naman hindi na rin makapaghintay si Asher na sumunod roon kasama ang kanyang asawa. Nang makarating sa US, sinalubong naman sila ng mga tauhan ng kanyang lola para ihatid sila sa patutunguhan nito. Mr. Adams, dito po. Sigaw ng mga ito. Kasama niyo ba si Lola? Nasaan siya now? Tanong nito sa isa. Hindi po, sir. Hinihintay lang po nila kayo doon. Sagot nito. Sumakay na sila at hindi naman din kalayuan ang lugar nila sa airport ng US. Kaya naman nandito na sila at tanging Lola lang nito ang sumalubong sa kanya. Kaya nagtataka siya. Lola, nasaan po si kuya? Bakit hindi niyo siya kasama? Tanong nito. May pinuntahan lang siya, apo. Saad nito. Hinintay na lamang nila sa loob ang kuya niya. At maya-maya, isang pamilyar na lalaki ang lumabas sa pinto. Brent, bakit ka nandito? Tanong ng binata. Apo, matagal mo nang nakasama at nakilalang kapatid mo. Saad ng lola nito. Lola, anong ibig niyong sabihin? Tanong ng binata. Si Brent ang kuya mo, apo. Nakasama mo siya ng higit 7 taon. Kaya ako ang pumalit sa kanya dito sa US para patakbuhin ang kumpanya. Saad nito. Flashback. Brent's POV. Lola, pwede ba ako humingi ng pabor sa inyo? Tanong nito sa kabilang linya. Sige, ano yun? Basta kaya ko. Sagot naman nito. Gusto ko sana makilala at makasama ang kapatid ko. Pero hindi ko magagawa yun kung walang maiiwan dito sa kumpanya. Hindi ko din to pwedeng iwan kay mommy dahil madali lang nila itong mananakawan kasama ang stepdad ko. Saad nito. Anong kailangan mong gawin ko, apo? Tanong ng lola nito. Lola, pwede bang ikaw muna mag-manage ng company natin dito? Dadalaw-dalaw naman ako. May kasama ka rin naman dito sa pagpapatakbo, Lola. Malabo ang gusto mong mangyari. Paano kung hanapin ka ng mommy mo? Tanong ng lola nito. Ako nang bahala kay mommy, Lola. Basta kailangan ko lang ng tulong mo ngayon. Sige, kailan bang balak mo pumunta rito? Sa 1 linggo, Lola. Kailangan ko lang muna maghanda at mag-ready ng mga papel na kakailanganin ko. At saka, Lola, mag-a-apply ako bilang assistant ng kapatid ko. Pwede mo ba akong tulungan dito? Dagdag pa niya. O sige, ako nang bahala. Magbubuk na ako ng flight para makapunta na ako dyan agad. Saad nito. Okay, Lola. Thank you so much. Saad ni Brent. End of flashback. Dahil sa pabor na yon, nakasama at nakilala nito ang kuya niya. Nakatingin ngayon si Asher sa kanyang kuya habang umiiyak dahil sa labis na tuwa. Kuya, kaya pala lagi mo akong sinasamahan kapag malungkot ako. At binibigyan mo rin ako ng dahilan para ituring kang kapatid.
Yun pala totoong lahat. Kuya, sobrang saya ko. Sad nito at niyakap ang binata. Kaya gagawin ko ang lahat para sa iyo, Asher. Dahil kapatid kita. At tayo lang ang magkakampi. Kahit magkaiba pa tayo ng nanay. Buong-buo at totoong pagmamahal ko sa iyo bilang kapatid ko. Sad nito at niyakap rin ang kapatid. Naging masaya ang lahat kaya nagpa-party ang kanilang lola para ipahatid ang magandang balita sa lahat. Pero nabawi rin ang kanilang kasiyahan dahil hindi nagtagal ang buhay ng kanilang lola. Namatay ito pagkatapos ng ilang buwan, kaya naman labis na kalungkutan ang naramdaman ng dalawa. Pero napalitan rin ito ng kasiyahan nang ipinanganak ni Rachel ang una nilang anak ni Asher. Nagdaan ang ilang taon at dito na naisipan ng mag-asawa na manirahan at bumuo ng pamilya. Kaya naman kahit na nawalan sila ng mahal sa buhay, nagkaroon na rin sila ng masasayang alaala kasama ang tatlo nilang anak. Paminsan-minsan rin ay umuwi sila sa Pilipinas para dalawin ang pamilya ni Rachel. Malusog na ang pangangatawa ng nanay ni Rachel dahil sa tulong ng asawa nitong si Asher. Sa kasamaang palad, si Alexa naman ngayon ay nahuli at nakulong kasama ang kanyang mga magulang dahil sa mga panlulokong kanilang ginawa. Kaya naman napakabigat ng parusa na ipinataw sa kanila. Dito na nagtatapos ang kwento ng babaeng nagtitinda lamang ng puto, pero ngayon ay asawa na ng isang bilyonaryo. Maraming salamat po sa ating mga suking tagapakinig, kaya shout out po ngayon sa inyo. Hi po kay Catherine Ritz from Germany, Joan Venegas from Qatar, MJ Vlog from Israel, Mary Rose Viaje from Malaysia, Jerry Bungar from California, May Casa Mayor from Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa Dear Siren.